The sneakers are nung championship niya, ito yung championship shoe niya, Soldier 10. Size 16, ito talaga yung size ni LeBron. Yan, King James, tapos meron sa nakalagay Gloria yung name ng nanay niya. Actual na sinuot niya. So parang agimat ni LeBron, parang pag sinuot ito, ganun. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Unplugged. Hi guys, welcome to Julius Babaw Unplugged. I'm back. Ang tayong nakikita dito sa vlogs natin, but this time I'm back for good. Medyo nagpahinga lang tayo, nawala tayo ng konti sa grid. Maybe it's because of the holidays. Masyado naging busy sa trabaho, naging busy sa mga kaganapan sa bahay, but I'm back for good. At very interesting ang ating collector's grip ngayon, guys. Ang unang vlog natin for 2021, bibisitahin natin ang isang collector ng mga LeBron James items. Mga memorabilia, mga collectibles. Pupuntahan natin siya sa kanyang bahay para makita natin kung ano ang laman ng kanyang mga collections. Kaya eto na guys, papakilala ko na sa inyo ang ating guest, Mr. EJ D. Sabadal. EJ, hello! Hello! Tatao naman, no? Yes, hindi lang yung pinag-usapan ni EJ ito, ha? Yeah, hindi po. Nagkataon lang talaga. Grabe naman, eksakto, no? Shout out pala sa ano, Chong Clothing. Yes, sila yung nag-provide nitong shirt na to. Anyway, yeah. EJ, before we talk about your collection, tell us something about yourself. Ano ba profession mo? Yeah, I work in an advertising agency as a creative director. Yun, nagkaroon ng opportunity na mag-collect noong 2003. Sakto naman yun yung pasok ni LeBron sa NBA. I was influenced by my friend to collect NBA trading cards. So, that time, hindi pa kasi, may idea ako about trading cards, but hindi ko ina-expect na ganun na siya kaganda. May mga embedded game-worn jersey na sa card na authenticated. So parang na-amaze ako, parang yung memorabilia nasa kamay mo lang. So I started collecting and then nag-start ako magbukas ng mga packs. Hanggang sa madalas nakukuha ko LeBron James. Mga rookie cards ni LeBron. So sabi ko, collect ko na lang kaya si LeBron. Kasi parang sign yata ito na siya na lang yung iko-collect ko. Maraming nagbitaw pero ako naman bili ng collection. So yun, hanggang sa nag-champion. Yung hobby ko lang dati, parang naging investment na kasi nagtaasad talaga yung mga cards niya. Tapos, tumataas yung value niya based dun sa demand ng collectors. For example, maraming collectors na gustong bumili ng card na to, pero syempre limited lang din yung card na gusto nila. Nag-aanoan sila sa bidding, nagpapataasan sila sa bidding. So, kung ano yung natatapos na bidding, yung mga sold listing na tinatawag or comps, yun yung nagiging basis ng current value ng card na yun. Sample ng autographs na kinokollect ko. So, meron akong 80s, 90s superstar si Michael Jordan. Tapos, meron akong Michael Jordan, Magic Johnson, and Larry Bird. So, ito, mga graded siya. So, ibig sabihin ng graded, gine-grade yung condition ng card. Even yung autograph, gine-grade nung grading company kung perfect 10 ba, 9.5, or pababa ng pababa. So, kung the higher the grade, the higher the value. Itong Michael Jordan, nabili ko 2009, $500. Hindi ko siya graded. Hindi siya graded. Pinag-grade ko, nag 9.5, so mataas na grade na to. Ngayon, siguro, mga nasa 700,000 na siya ngayon. Yung value niya. Grabe naman. Dahil yung iba, gusto rin nilang iset yung set na to. So, mas lalong tumataas yung demand, pero kokonti yung supply. Isa to sa pinakamahal, yung Michael Jordan. Kasi lahat talaga gusto ng Michael Jordan. Pero meron din ako ditong medyo mga rare din, like
itong Wilt Chamberlain na, na autograph. Lumang-luma na, no? Oh. 1999 yung card. So, parang dalawang set lang yung napirmahan niya tapos namatay siya. So, napaka-konti ng autograph ni Wilt Chamberlain na, na ano, certified or guaranteed authentic. So, ito isang rare to si Wilt Chamberlain. Ito talaga yung isa sa mahirap kung gusto mong buuin yung 50 greatest NBA players of all time. Last time kasi na-check mo, nasa 500,000 na siya eh. Pero siguro mas tumaas pa. Siguro mga nasa 700,000. Sa akin kasi, dalawa lang yung autograph ko. Itong isa, magkasama sila ni LeBron. Oh, wow. Oo. So, ito yung isa mahal niya siguro. Yeah, mga siguro nasa $25,000 na siya. Oh my gosh. Magkano yan sa peso? Di ano, mga 1.1 something, no? Million. Itong card na to is parehong pinirmahan ni LeBron and Michael Jordan. So medyo mahirap na siyang mangyari ngayon dahil wala na silang pwedeng ilabas yung current card company. Bawal na sila maglabas ng autograph ni Michael Jordan and LeBron. So ito, limited to 50, yung card na to. So yung isa nasa akin. And maganda dito, parehong hinawakan nung player, hinawakan ni Michael Jordan and LeBron. So, very special and ngayon talagang mahirap na rin maghanap ng dual autograph nila. Eh. Yeah. Oh. Ano sa record? Nakalagay sa likod yung nakalagay congratulations. Ah, okay. Ayan, parang toy ano, packaging. Yeah. Parang toy. Parang toy. Tapos nakalagay pa dun sa title ng card is Sign of the Times. Sign of the Times. Yan. Oo. Sa mga kabili ng mga ganyan. Ah, marami. Ako usually kasi sa eBay, for example, itong rookie card ni Michael Jordan. Ito kasi yung parang sa akin na pinaka holy grail ng NBA cards. Very iconic yung design. So, ito makikita natin ito sa Pawn Stars, sinasanla, binibenta. So, ito yung 1985 na 1986 na rookie card. Ito yung madalas na fake talaga. So, mas maganda pag bibili ka yung graded ng BGS grading or PSA. Para talagang, alam mo yun, na legit check na nila bago nila i-grade. So, sigurado tayong hindi tayo bumibili ng fake. Ito siguro nasa 800,000 na siya. Wow! 800,000. Nabili ko to dati sa kaibigan ko for $900. May mga bagay talaga na ang hirap pa. Ang hirap, yeah. Parang ano lang yan eh, di ba AJ, parang sneakers din yan. Yung ibang mga viewers siguro natin, hindi nila maintindihan kung bakit tumataas ang value. The reality is, talagang merong mundong ganyan at tumataas talaga yung value niya. Marami rin akong naipon na Kobe Bryant autograph. Nung namatay siya, nagtaasan talaga. Kaya, although syempre, respect dun sa kanya, talagang sabi ko, hindi ko bebenta to dahil kahit, kumbaga, ano na eh, parang memorabilia na, na parang ang hirap mong bitawan na kahit hindi ko naman talaga siya main collection pero naging special siya dahil yung pagkawala niya is very tragic and marami talaga nalungkot. Tapos sakto pa na naging Lakers si LeBron. So parang parang ite-treasure mo na lang talaga siya. Yung mga cards ba, EJ, ang pinaka-bulk na collection mo? Kasi I see so many things sa paligid mo. Meron akong championship trophies na binili ko pa sa US na dahil walang gumagawa dito. And finals MVP and championship trophy plus yung mga life-size bust niya. Then sa likod, meron akong signed jersey ng Miami Heat na authenticated din ng Upper Deck. Kung mapapansin yung team pennant ng Cleveland, signed ng buong team niya nung first finals appearance nila sa Cavaliers. So, pinirmahan ng mga players kasama si LeBron dyan. Ano siya, parang fundraising siya dati na ako'y nanalo sa meeting. Ito yung mga newspapers nung nag-champion. Nung nasa Miami Heat siya, nagkaroon ng rivalry kasi si Kobe and LeBron. So, every summer, nakakaroon sila ng Sprite Spark Your Game. Competition to, parang 5-on-5. Pipili si LeBron ng team niya na limang players, same as Kobe.
So, bawat player na mag-try out and then mapipili nilang dalawa, magkakaroon ng plaque. Ito is para siyang glass na na parang plaque. Tapos, pinmado ni LeBron, meron pang date na June 20, 2011. So, ito yung mga first year niya sa Miami Heat. And then, authenticated ng Upper Deck. So, ito, nakukuha mo lang to kung sumali ka dun sa, kung mananalo ka dun sa tryout. So, one of five lang siya, nakuha ko yung isa. Ito naman is a very iconic na first cover niya ng Sports Illustrated. Ito yung lumalabas lagi pagka pinapakita yung parang history niya. But, ang kagandahan dito, naka-graded siya. Para siyang comics na graded. Uh-huh. So, medyo mataas na yung 9.2 na grade. Uh-oh. So, nasa mint condition yung... So, kahit cover ng magazine, may value. May value rin to. Siguro mga nasa ano na rin to. Nasa $1,500 na rin siya. Life size ni LeBron. Ito yung naka-choctos siya. So, binihisan ko na lang siya ng Mamba jersey. Nakuha ko to after the championship sa Lakers. In-offer ng friend ko. Nakuha niya sa, I think galing siya sa Nike Park. Parang nabili niya or something. Parang, nung na-research ko siya, 2012 siya ginamit sa mga Nike stores. Naka-USA team siya. Tapos, yun, nang nakuha ko, sabi ko, parang one of a kind din kasi although may mga nakita ko sa Google na may nang pa-picture sa New York na same figure, pero dito sa atin, hindi ko sure kung ilan ang meron dito, but yun nga, nasa akin yung isa. LeBron, Kobe, and Michael Jordan na game-worn jersey, naka-embedded dun sa card. Game-worn jersey siya. Oo, parang santo ah. Yung mga santo. Para sa mga relic. Oo, oh, para sila. Relic na mga santo. Oh. Di ba, Padre Pio? Ganon din pala sa mga, ano, no? Ganon. Mga ganun, NBA players. Yeah. Oh. Ngayon, ang tanong ng mga viewers ko, kasi mga viewers ko mahilig talaga yan sa mga sneakers. Meron ka rin ba mga sneakers ni LeBron? Yes, sir. Meron din akong sneakers. Yeah! Okay, yeah, tignan natin. Actually, konti lang yung sneakers ko kasi siguro na-focus ako sa cards, tapos hindi na rin ako masyadong nakapaglaro ng basketball. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa LeBron is yung Agimat. Yung Agimat na series niya ng shoes. So, kumpleto ko yung mga Agimat kasi parang, syempre, Pinoy tayo. Very special yung Agimat sa atin. At sinuot niya. Hindi lang basta ginawa nito, sinuot talaga niya sa game. Kaya nakaka-proud kasi parang sa tayo lang yata yung parang sa dami ng bansa, di ba? Even China mas nauna pa tayo nagkaroon ng sapatos. So ito yung Agimat na as in Agimat na ang pangalan niya is Agimat. Which is taken from the Filipino word na amulet, no? Yes sir. So parang Agimat ni LeBron, parang pag sinuot ko. Paano na-conceptualize ng grupo ni LeBron 'yan? I think ano to, nag-start to sa siguro madami talagang mga sneakerhead sa Pilipinas. So actually malapit din talaga siya sa mga Pinoy dahil nung nagpunta siya dito, nakita niya yung talagang mga fans niya and talagang may mga pinaayos siyang lugar para sa mga mahilig sa basketball. So parang ito, nagkaroon to, I think talagang pinopost sa kanya na i-design yung Agimat and then na-approved it. Yun, lumabas na siya. Parang regular na siyang lumalabas. So ito yung, I think ito yung isa sa una, yung LeBron 12 na Agimat. Tapos naglabas sila ng 14. Ito yung LeBron 14 na Agimat. Tapos nagkaroon ng 16. Ito yung 16 niya. Actually, hindi ko lang mapakita yung isang pair nasa box, pero nakalagay yung logo ng Titan sa likod. Yung kabilang pair. So exclusive talaga sa atin siya. And then yung pinaka recent, itong LeBron 17 na red.
agimat. LeBron talagang hindi niya na tinanggal yung agimat. Talagang agimat na talagang tawag. Agimat talaga. Actually, meron pa yung kasamang agimat talaga eh, yung amulet. Yung mga unang issue niyan, may mga kasama talagang amulet na parang agimat talaga. Tapos, ang ginagamit niya pa, sa court, ha? Yeah, ginagamit niya talaga yan, ha? Sinusuot talaga niya. Pag lumabas to, gagamitin niya ng ilang games yung sapatos. Kaka-proud naman, no? ang tagline nga nila para sa kadakilaan, eh. Parang ganun yung tagline ng agimat. Sa sneakers, sir, nung championship niya, ito yung championship shoe niya, Soldier 10. Size 16. Ito talaga yung size ni LeBron. Kala ko ginamit ni LeBron niya. talagang gusto ko kasi yung pang ano, may makita mo 16, talaga, ano? Yung size ng paa niya. Nakita mo yung statue na life size nandito. Yung mouth guard niya nandito, yung first t-shirt niya na sinuot nung bumaba siya ng aeroplano sa Pilipinas, meron din ako. So lahat ng mga memorable na moments, talagang pili kong binubuo para parang sabi nga nila, parang mini museum na nai-LeBron tong lugar. Nung pumunta siya ng Pilipinas, nagkaroon ka ba ng chance to meet him? Yes, sir, na lahat nung ano niya, Manila tour niya, na na-witness ko siya in person. Wow. Pero wala lang selfie. Yun lang talaga. Sayang. Yung ano, yun lang yung kulang talaga. Pero malapitan meron, pero yung selfie talaga, yun, sabi ko nga, hindi ko kailangan autograph kasi marami na ako, pero yung selfie lang talaga, yung mapansin ka lang or makatabi mo lang siya. Yun lang talaga yung pinaka-ultimate siguro na ano ko. Ano mo i-describe yung ano, yung feeling na nakita mo siya at na diba, up close. Nakita ko siya noon first time sa BGC. Eh. So talagang hindi ako makapaniwala, talagang hindi ko naramdaman yung gutom eh. Hindi ko naramdaman yung gutom kahit anong oras na noon, kakahintay. Tapos talagang yung security sobrang higpit talaga. Pero sobrang sulit hanggang sa nagkaroon ng second tour and third tour. Parang ganun pa rin yung feeling, hindi pa rin nagbabago. Ah, hindi, pinamimigay niya na to eh, nakapirma na. Ah, nakapirma na. Pero siya mismo nagbibigay. Siya nagbibigay. Okay. Nahagis niya, binibigay niya. So nakuha ko yung isang bola. Bukod dun sa meron akong signed ball niya ng rookie year niya, meron din akong signed ball niya na authenticated. Pero syempre iba to, Manila tour. Ito, nandito siya nung pinirmahan niya, kaya special. Yan. Ito yung sinasabi kong mouth guard. Ah, yan yung mouth guard. Sige, pakita rin, close up. Yan. Ayun. Yan, King James, tapos meron sa nakalagay Gloria, yung name ng nanay niya. Yan. So, ito yun, tapos ito yung picture nung actual na sinuot niya. So it's a replica, no? An exact replica of his mouth guard. Replica siya na galing mismo sa dentist niya. Na may certification ng dentist niya na nasa akin. Yung pati si dentist, rumaracket din, ha? Pati si dentist. Meron din racket si dentist. Tapos even yung prototype ng East All-Star niya na hindi ko alam kung ito yung na-approve but ano lang siya, prototype. Pero itong replica, talaga makikita mo yung ngipin niya. Yung mismo. Exact yan. Ha? Ganyan exacto. Mismo yung kanyang ipin. Ito mismo. Ito mismo. Galing. Ito yung Zoom 1 ni LeBron. Ito yung unang shoe niya. So, makikita ito sa mga rookie cards niya, sa mga photos niya. Yan. Sa Cleveland yan. Yan ang kanyang sa Cleveland. Ito yung unang-unang niyang sapatos. So, yan ng ano. Then, yan. Ito yung mga replica ng Finals MVP trophy. Nakalagay yan. Ito yung pinaka-latest na ano, isa lumabas, yung Wheaties. Michael Jordan. Wheaties. Very iconic to kay Michael Jordan. Pero nagkaroon na rin ng LeBron during the I think finals nila, nilabas to. Parang charity ng ano. Ito po yung mga toys. Yan. Ito yung Enter Bay para siyang Hot Toys. Ay, yes. Maganda yan. So, may Lakers. And then, mayroong
Lakers din. Ito, si ano ba to? Si LeBron to? LeBron po LeBron yan. Lahat yan? Oh, LeBron lahat. Walang balbas, no? Ito yung Miami Heat. Mm-hmm. So, ito yung naglabas ng Coca-Cola ng ng Philippine version LeBron James noong 2004. Mm-hmm. So, may ganyan, may picture niya. Rookie year niya. Oh. Tapos ito yung mga Farling toys. Ito mga statue. Mga statue niya. Then ito yung mga bust. Life size bust. Pinoy ang gumawa, ha? Galing. Pinoy. Magkano yung ganyan? Nasa 25,000. Mm-hmm. So, ito yung iba. Then, ito may signed din ako na frame. Autograph niya nung championship. Then, pati yung mga dollar na may picture niya. Yeah. So, okay, some bubble heads. Ito yung Funko Pop na 10 inches. Mm-hmm. And signed ni Vince Carter na ball. Yan, may Manny Pacquiao din dito. Mm-hmm. Tapos, Michael Jordan din na nice, mini statue. Ito maganda to. Ganda. Ang ganda sa actual niyan. Jumpman, no? Sabi yan, anong company ang gumawa niya? Enter Bay din siya. Enter Bay din. Enter Bay. Yeah, pero ano hindi siya movable, no? Hindi movable, hindi siya, para fixed. Plus, ano siya, parang vinyl na rubberized. Ganun yung quality. Ganda. Ganda. Ang ganda niya. Oh. Yan yata yung pinakamaganda nakita ko Michael Jordan at Toya. Yeah. Kamukhang kamukha. Tapos ito yung Kobe Bryant. So napapalitan yung head kung gusto mong anong gusto mong mag-net. Sa kawang may Vince Carter. Mm-hmm. Ito naman yung area ko ng Michael Jordan. Wow. Ganda rin. Ito na. Life-size bus. Pinoy din yan. Siya rin. Same lang yung gumawa. Tapos, ito yung mga Enter Bay ko. Mm-hmm. Na ito yung 1/4 scale. Mm-hmm. Mas malaki siya. Then, gaganda. Enter Bay. Buti nakabili ka pa ng mga ganyan. Medyo mahirap harapin yan, ah. No? Ito statue ni Jordan. Tapos, complete. Dito ko na-kompleto yung shoes niya. Oo, kasama yan sa mga ano, no? Sa mga toys. Yan, kasama. Pwede mo palitan yung sapatos. Oo. Ano ba mga collection mo? Is that open to the public? O hindi muna? Sa ngayon, sir, mga friends muna. friends and family. Friends and family. Yes, sir. Well, thank you so much. Thank you, EJ. Dami natin na napaligaya ngayon. Nag-enjoy sila din sa ating conversation. So, thank you. Thank you so much. And good luck sa iyong collecting. Sana ay mas marami ka pa mga rare na mga LeBron James items na makolect balang araw. And hopefully, ay makilala mo na si LeBron James personally. Baka sakaling mapanood niya itong interview natin. Diba? Magkaroon tayo ng rare ano. The opportunity to meet him one day. Yes, sir. Thank you din sa opportunity na masama mo ako sa ano mo sa vlog mo kasi well, fan mo ako, no? Fan ka rin ng wow, thank you. Fan mo rin yung anak ko dahil manapa sa mga hype beast. Talaga. Ano name ng anak mo? Ano siya? 16 years old. 16 years ano old. Ano name niyan? Si Blue. Halika, Blue. Hello. Blue. Hi, Blue. Nice to meet you, Blue. Yeah, talagang pinapalo pa rin niya dahil nga doon sa thank mga, you, ah. Thank you, Blue. And sana mas marami pa kayong ma-inspire na mga collectors. Hindi lang sa sneakers, but yung mga ibang items din na pwedeng i-collect. Pwedeng i-collect na para maging investment din siya.
siguro yung pwede ko na lang din ma-contribute is mag-guide yung mga new collectors, especially for card collecting, kasi syempre yung experience ko, parang ayoko rin ma-experience ng iba na minsan may mga mistakes ka rin na nagawa. But importante kasi sa akin, like yung ina-advise is enjoy nyo yung collection, kasi pag inisip mo siyang investment, tapos parang may, for example, mayroong nanloko sa'yo, madi-disappoint ka kaagad eh, tapos ayaw mo nang mag-collect. So dapat enjoy mo lang kung ano ba yan, may value ba yan or wala. Importante nag-i-enjoy ka. So yun ang, lahat naman ng collection, di ba po, kailangan enjoy natin yung collection. Sige. Thank you so much, EJ, and good luck sa'yo. Thank you, sir. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.